Welcome sa HG Recap Movies. Today's movie ipapakita namin ang Jurassic World Dominion 2022 movie recap. Ang pelikula ay nagbubukas noong 4 taon matapos ang mga dinosaur ay nakawala sa mainland dahil ang mga tao ay kailangang makipagtulungan sa kanilang pag-iral. Ang Mosasaurus ay makikitang humihila ng bangkang pang-isda pababa pagkatapos kunin ang hawla ng isda at gamit ang malaking panga nito. Maraming tao ang namatay dahil sa mga insidenteng may kinalaman sa dino at habang iniisip ng marami na dapat patayin ang mga dinosaur, ang iba ay nakahanap ng paraan sa black market para ilegal na ibenta at ipamahagi ang mga nahuli na dinosaur. Ibinibigay ng gobyerno ang renda sa Biosyn Genetics, isang kumpanya na pinamumunuan ng Louis Dodgson na may pangakong pananatilihin ang mga dinosaur sa isang santuaryo sa mga bundok ng Dolomite ng Italy upang higit pang saliksikin ang mga ito para sa mga layuning parmasyutiko. Binabanggit din ang coverage ng balita na nawala si Macy Lockwood matapos ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang clone ay nalaman sa isang pasilidad sa Nevada. Ipinapuslit ni Claire Dirang at Zia Rodriguez ang isang sanggol na dinosaur mula sa isang Bison lab. Sumama sila sa Franklin Webb habang sila ay tumitakas sakay ng isang van ngunit hinabol sila ng mga security guard hanggang sa nagawa nilang mawala ang tatlo. Sinabi ni Franklin at Zia kay Claire na hindi na nila kayang panatilihin ang ganitong uri ng trabaho at habang sinusuportahan nila si Claire at ang kanyang mga pagsusumikap, nagpapatuloy sila sa trabahong mas ligtas para sa kanila sa isang lugar na malapit sa mga bundok ng niyebe sa Nevada. Si Owen Grady ay nakasakay sa kabayo para harapin at hulihin ang isang malaking dinosaur pagkatapos bumalik na sila sa lugar na kanilang tinitirhan. Nakasama si Claire at Macy dahil sila na ni Claire ang kanyang adoptive parents na. Bagamat ngayon mahilig magwala ng bahay si Macy upang saksihan ang mga dinosaur sa lupain ni Claire at Owen na pilit siyang itinatago sa takot na may humahabol sa kanya, dahilan para mairita siya sa kanila at naging curious din siya kay Charlotte. Na siya ay naklone mula sa di nagtagal na mga mersenaryo na pinamumunuan ni Rain Delacorte ay nag-espya sa kanila sa kakahuyan na si Macy ang kanilang target. Hindi kalayuan ang Blue Raptor ay may asexually muling ginawa ng isang bata na pinangalanan ni Macy na Beta. Pumunta sila at lumabas magkasamang manghuli ng kuneho. Habang tinutulungan ni Blue ang Beta sa pakikipaglaban sa isa pang dino na sinusubukang agawin ang kanilang hina-hunting na hayop. Sa Texas, dalawang bata ay hinabol ng isang napakalaking kayag ng mga balang ito ay dinala sa atensyon ng paleobotanist na si Ellie Sattler. Sinisiyasat niya ang bukid kung saan sinalakay ng mga balang at kinain ang lahat ng mga pananim. Sinabihan si Ellie ng ina ng mga bata na ang mga kalapit na pananim na hindi ginalaw ng balang ay itinanim ng bison. Nakipag-isa muli si Ellie kay Dr. Alan Grant na nagtatrabaho sa iba pang mga naghahangad na paleontologist. Dinadala niya ang isang capture locus sa kanya at ipinaliwanag ang sitwasyon na natatakot na kung sila ay kumalat. Baka masira nila ang food chain. Naisip nina Allen at Ellie na ang bison ay dapat na gumawa sa kanila upang ang kanilang mga pananim na lamang ang natitira. Nagpa siya si Ellie na kumuha ng DNA mula sa isa pang balang sa bison sanctuary upang patunayan ang kanyang punto at humingi ng tulong kay Allen. Siya ay inanyayahan na ng kanilang matandang kaibigan na si Dr. Ian Malcolm Jeff Goldblum. Sa kabila ng pag-aalinlangan ay pumayag si Allen na sumama ulit. Balik kay Blue at Beta, dumating sila Owen, Claire at Macy, lahat sila ay nagulat nang makita si Blue na naging ina na. Ang mga mersenaryo ay agad na kumilos at nakuha si Beta. Macy sumakay sa kanyang bisikleta patawid ng tulay. At dinukot siya din ng mga kontrabida, nakita ito ni Owen at hinabol sila. Sabi ni Claire alam niya kung sino ang makakatulong sa kanila. Kontake ni Claire si Franklin na ngayon ay nagtatrabaho sa CIA, tinutulungan niya silang makakuha ng impormasyon tungkol kay Delacorte at itinuro sila sa dating katrabaho ni Owen. Sa Jurassic World, Barry sabi na makakatulong sa pagdadala sa kanila kung saan man dadalhin ng mga mersenaryo sina Macy at Beta, Alan at Ellie. Dumating sa santuario at nakilala nila ang pinuno ng komunikasyon ni Ramsey Cole Bison, ipinakilala niya sila kay Dodgson na sinisigurado na ginagawa nila ang isang bagay na revolusyonaryo at groundbreaking. Sinamahan sina Allen at Ellie para hanapin si Ian, na nagbibigay ng lecture pagkatapos ay sumama siya sa kanila at maingat na sinabi kay Ellie na ang mga balang ay bahagi nga ng isang masamang pekana ng bison. Samantala, nakipagpulong si Dodgson kay Dr. Henry Wu.
na mula noon ay nagsisi sa kanyang mga aksyon sa pagtulong na ipagpatuloy ang mga eksperimentong ito habang napapansin niya na ang mga balang ay lumaki sa isang nakakabahala na bilis. Sa Malta na isang kasama ng senoye ni Dodgson, tinatawagan siya ni Santos para sabihin na si Macy at Beta ay isa-isang dinala sa Bayesian headquarters. Pumunta din doon sina Owen at Claire at muling nagkita kay Barry. Dinala niya sila sa isang black market dinosaur ring kung saan ibinebenta ang mga dinosaur, kinakain o pinipilit makipaglaban. Nakilala ni Claire si Kayla, nakipagkita sa isang piloto para sa mga vendors na binalaan niya si Claire tungkol sa gumugulo sa sinuman doon at sinabi na hindi ito lugar para sa isang katulad niya ngunit kinukumbinsi niya itong tulungan si Claire na mahanap si Macy habang nangyayari ito. Nanatiling hindi nakikita sina Owen at Barry at nasaksihan ang pagkikita ni Delacorte kay Santos para ipuslit ang mga mabangis na raptor. Ang dalawa ay nagharap at nag-away kay Delacorte, at sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na si Owen, nasabihin sa kanya kung nasaan si Macy at Beta, at binigay niya ang pangalan ni Santos bago siya kainin ng mga dinosaur sa Lebanesa ring. Nilabanan ni Claire si Santos at nalaman na si Macy ay patungo sa Bayesian at habang silang dalawang nababatuhan at nabaril ito si Santos na tinalapon ito ngunit isang dinosaur na nakatingin kay Claire, hinabol siya at tumakbo ito palabas sa kabilang kwarto at dumaan ito sa bintana, tumalon at sinusundan pa rin siya ng dino hanggang hinahabol siya sa rooftop, nang nakita siya ni Kayla sa itaas, pumunta kaagad ito sa sakyan pero nauna na si Claire sumakay sa likod ng pickup niya. At pinaandar ito palayo sa dino na sumusunod sa kanila. Inaresto ni Barry si Santos ngunit ginamit ang kanyang remote upang ang isang dinosaur habulin si Owen na nakamotorsiklo. Mabilis ito magpatakbo para maabutan sina Claire at Kayla. Dalawang dino na naghahabol kay Owen at kung saan-saan na sila lumulusot na kalye pero tuloy-tuloy pa rin sinusundan siya. Sina Kayla at Claire ay nasa sakyan sila at isang dino ang humahabol pa rin sa kanila. Pilit ni Claire hinarang ang tubo sa dalawang sasakyan at biglang sumalpok at bumagsak ang dino. Si Claire at Kayla dumating na sa airfield dali-dali sumakay ito sa eroplano, si Owen ay hinahabol pa rin ng isang dino habang hinahabol ang eroplano na magti-take off. Nagawa niyang sumakay sa eroplano ni Kayla nang siya ay naghahanda na sa paglipad kasama si Claire at ginamit ni Owen ang motorsiklo para itumba ang dino sa rampa at nahulog ito sa karagatan. Dumating si Macy sa headquarters at nakilala si Wu ipinaliwanag niya sa kanya na hindi siya clone ni Charlotte's. Ngunit ang kanyang aktwal na anak na babae na ginawang asexual tulad ng Beta. Si Macy ay nanonood ng video footage ni Charlotte at nakita noong siya ay buntis kay Macy Charlotte na nagdusa ng isang sakit. Ngunit nagawa niyang baguhin ang DNA ni Macy upang maalis ang lahat ng bakas ng sakit. At ganap na napuksa ito at umaasa siya na sa pamamagitan ng pag-aaral ng DNA ni Macy ay mababalikan niya ang pagsiklab ng balang sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang DNA. Sina Alan at Ellie ay pumuslit sa containment room para makakuha ng DNA sample sa balang at upang tulad ng pagtatangka ni Macy na tumakas gamit ang Beta. Pinatunog ni Dodgson ang alarma na nagiging sanhi ng pagkukumpulan sa paligid. Sina Alan at Ellie ay nakalabas ng ligtas, nakasalubong nila si Macy na nakakakilala kung sino sila, sumama siya sa kanila habang tumatakbo. Natagpuan sila ni Ramsey at pumayag na tulungan dahil nakita niyang hindi etikal ang mga Bayesians, pinaalis niya sila sa isang monorail upang sa kaligtasan nila. Sinabi ni Ellie kay Macy na kilala niya si Charlotte bilang isang mag-aaral at sinabi niyang siya ay isang napakatalino at mabait na tao. Sa himpapawid ang eroplano ni Kayla ay inatake ng isang Quetzalcoatlus at nag-aapoy na ito, pinilit ni Claire na i-eject ang sarili mula sa upuan niya at nahulog sa mga puno pagkatapos punitin ang kanyang parachute. Sina Owen at Kayla ay bumagsak sa isang kalapit na ice lake, sinubukan nilang tumawid dito ngunit hinabol ng isa pang dinosaur ang dalawa ay tumawid sa tamang oras at umalis para hanapin si Claire. Bumaba siya mula sa puno ngunit kailangang hindi siya mag-create ng ingay upang mahaiwas sa isang pyroraptor mula sa pag-stalk sa kanya sa kagubatan. Si Owen at Kayla ay nagtatago habang ang T-Rex ay mukhang kakain na ng tao, ngunit siya ay pinigilan ng isang Gigantosaurus, na isang mas malaking mandaragit. Nagawa nilang makarating kina Claire Allen, Ellie. Si Macy ay naglalakad sa mga kuweba at nakahanap ng mga dinosaur na umaatake. Na nagudyok sa kanila na tumakbo hanggang sa makalabas sila. Samantala pinaluha ni Ian si Dodgson dahil sa kanyang mga aksyon at pinaalis siya ni Dodgson.
Nakipagtulungan si Ian kay Ramsey para makabalik sa mga kaibigan ni Ian, tinulungan niya silang makatakas sa mga dinosaur sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila mula sa enclosure. Pagkatapos ay sinunog ni Dodgson ang Locust Lab para sirain ang ebidensya. Ang naglalagablab na mga balang ay kumawala at nagsimulang lumipad palabas. Si Allen, Ellie, Ian at Macy ay nagtangkang tumakas sakay sa jeep ngunit isang malaking dinosaur ang humabol sa kanila, binangga at gamulong ang sasakyan nila sa isang burol. Sa kabutihang palad ay nakarating sila malapit kay Owen, Claire at Kayla na muling pinagsama ang dating dalawa kasama si Macy Claire. Nakilala rin ni Owen si Ellie habang si Owen ay nakipagkita kay Allen. Ang grupo ay sinundan ng Gigantosaurus na muntik nang makuha si Macy ngunit nakatakas siya. Naisave ito ni Ian sa pamamagitan ng paghahagis ng nasusunog na tela sa bibig nito habang ang grupo ay gumagawa ng planong pagtakas habang ang bison ay nagsimulang masunog at pinipilit ang mga empleyado na tumakas. Tinangka ni Dodgson na makabawi sa kanyang trabaho at sinabihan siya ni Ramsey. Sa huling pagkakataon bago umalis si Duchenne ay nagtangkang makalayo sa monorail ngunit nakorner siya ng isang trio ng Dilophosaurus na kumakain sa kanya. Nagpakita ang Beta ngunit na-intercept ni Owen gamit ang kanyang tranquilizer, at si Beta ay bumagsak at nawalang malay, pinatahimik upang ligtas nilang maisama siya. Natagpuan din sila ni Wo na nakahanap ng paraan upang baguhin ang locus DNA upang ihinto ang pagkalat tulad ng paghahanda ng grupo sa kanilang pag-alis. Ang Gigantosaurus ay muling lumitaw ngunit ito ay nahuli sa pagitan ng T-Rex at ang Therizinosaurus. Ang mga tao ay tumakas upang maiwasan ang away ng mga dinosaurs. Ang T-Rex ay itulak ang Gigantosaurus sa mga mahabang kuko ng Therizinosaurus at natusok ito sa leeg niya, bumagsak at namatay ito. Sa pagbalik sa kaligtasan, muling pinasigla nina Allen at Ellie ang kanilang pag-iibigan at kalaunan ay tumungo sa Washington DC upang tumstigo laban sa bison. Ang trabaho ni Wo ay isang matagumpay, pinigilan ang pagkalat ng locus. Owen, Claire at Macy na bumalik sa bahay at muling pagsamahin ang Beta kasama si Blue bago sila dalhin pabalik sa kagubatan. Si Blue ay nagbabahagi ng isang huling pagtingin kay Owen. Isang huling clip ng Charlotte Plays sa lipunan at nakikibagay sa mga dinosaur sa mainland kasama siya. Dito nagtatapos ang pelikulang ito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa.